Minsan pa po magandang araw. Napakahalaga po ng edukasyon. Pero tayo po'y lumalaki sa formal education. Tama po ba? Pinagpa-aral tayo ng ating mga magulang from elementary hanggang high school. At ang iba po'y pumupunta ng college. Ang iba po ay nag-doctor's degree o nag-master's degree at nag-doctor's degree. Tulad po ng ginawa ko. I earned my doctor's degree pero nung tinignan ko po siya, hindi po pala sapat ang formal education. Kasi mula nung ako'y elementary hanggang sa nag-doctor's degree po ako, hindi sapat ang edukasyon na yun. Dahil hindi po tinuro sa amin paano ang pera kikita para sa akin. At kung maaaring itinuro man po, ay hanggang theory lang po. Walang action. Walang practical application. Ito po ang narinig ko sa isang author, si Jim Rohn. Sabi niya, "When you have a formal education, you earn a living. But when you have a self-education, you have a fortune. Or you will have a fortune." Tingnan nyo, self-education kumpara sa formal education, mas maraming yung mayaman sa self-education. Tama po ba? Yes. Ano ba ang gusto mo sa buhay? Ano ba ang pangarap mo? Gusto mo bang yumaman sa pamagitan ng boutique? O sa pamagitan ng make-up? O sa pamagitan ng coffee shop? Di pag-aralan nyo po ang patungkol sa bagay na yun. Saan po kayo passionate? Doon po ninyo pag-aralan ang mga bagay na ito. At kung maintindihan po ninyo ito, natitiyak ko po na aangat po kayo sa buhay. Be self-educated. Kung meron kayong bagay na gustong pag-aralan, pag-aralan nyo po. Huwag po tayong tumigil sa pag-aaral. Hanggang ngayon po, ako po yung nag-aaral. Kaya nga po, nandito ako ngayon sa Udemy dahil gusto ko rin pong pag-aralan ang mga bagay-bagay patungkol po sa finances, patungkol po sa entrepreneurship, patungkol po sa money management. Kaya sana po mag-enroll kayo at marami pa pong course dito sa Udemy na pwede nyo po na idagdag o na pwede nyo po na kunin at ilagay nyo po sa inyong library. So, I challenge you, be self-educated. Do not simply rely on formal education. Maraming salamat po.